Pero ano yung kwentong umakyat ka doon sa kotse? Oo, yun. Kasi ang daming ang tao sa labas ng Regal, parang, alam mo yun, hopeless na. Sabi ng mama ko, uwi na tayo, ganyan. Eh, nung pauwi na, siguro mga alas tres na ng hapon yun, nagsigawan yung mga tao, yung pala dumating si William Martinez. So, ako, umakit ako ng bubong ng kotse. Tapos, para makita ko lang, kumakaway ako na hindi ko alam kung napansin niya ako or ano, or what. Pero nung paalis na kami, biglang may lumabas sa gate ng Regal. Tapos, kinuha ako, pinapasok ako sa loob. Ako naman parang, yung ganyan lang. Ay, sama-sama lang, ganyan-ganyan. Tapos, pinagbasa ako ng script. Yung pala, si William, nakita niya ako and tinuro na papasukin. Oh! Na pinaalala ko sa kanya nung ginagawa namin yung baget kasi hindi na niya matandaan. Pero ako pinaalala ko talaga sa kanya na ano na isa siya sa kumbaga naka-discover. Yes, oo. Isang ganun lang niya talagang nakapasok ka na agad sa without siya. Him knowing na siya yung naging tulay. Ganyan. Wow. Okay. So supportive si mama at si papa sa pag-aartista mo? Si mama lang. Ayaw ni papa? Oo, ayaw niya. Parang for him, ano, parang naiinsulto daw na ako nagtatrabaho. Pero yun talaga yung hilig ko eh. Walang ano yan, walang makakapigil, kumbaga. Oo, oo. Ilan yes. ba kayo magkakapatid noon? 7 kami, 7. Tapos nung sinabi ko na mag-aartista ako, ano yung over lunch yan eh. Kwentuhan. Tapos sabi ko, mag-aartista ako. Tapos tahimik lahat. Tapos biglang nagtawanan sila parang, mag-artista daw siya. Ganyan-ganyan. O, tapos sabi ko, pahiram ako ng auto. Kasi kung hindi ako papahiramin, magta-taxi na lang ako. Tapos sabi ng papa ko, samahan daw ako ng mama ko. Kasi alam niya medyo matigas sa ulo ko eh. Pag meron akong gusto talagang gagawin ko. Sa inyong magkakapatid pito, ikaw lang ang may gusto mag-artista? Ako lang, oo. Ah.